makakaganti rin ako sinang todo, RJ. Sa susunod, sa ulo mo talaga tatama to. Grabe namang ginawa dito sa opisina mo. Sino may gawa nito? Ako. May alam ako. Sino po? Yung anak ko, si Justin. Just like you denied na nakikipagsabwatan ka kay Moira. Hindi ako nag-release ng photo ni Annalyn. At mas lalong wala akong kinalaman sa nangyari sa office si Tito RJ. Stop blaming me for everything! Are you calling me a psychopath? Hindi po. Ang sinasabi ko lang po, mas gugustuhin ko po maging isang narcissist kaysa isang psychopath. Tama nga ang narinig ko. Bida-bida ka dito sa Apex. Will you stop bullying your doctors? Kinakausap ko lang si Doktora Santos. So she will know her place in the hierarchy of this hospital. Well then, you should know your place too. Huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo because wala kang lugar dito sa ospital na to. Sorry. I am your real grandmother. Ayaw mo naman talaga kay Annalyn, hindi ba? Sino naman nagsabi sa'yo na ayaw ko sa kanya? I've said this before and I'm going to say it again. Kasi mukhang hindi ka makaintindi. Maybe it's because of your old age or sadyang matigas lang talaga yung ulo. Ma'am, kain pa muna kayo. Thank you, Mila. Kain na. Oh, I heard. Kahapon daw, you had a row with the mother of Moira. Diyan daw, sa may ER, nagkasagutan kayo. Anak, totoo ba yun? Sinagot-sagot mo yung lola ni Zoe? Anak, mas nakakatanda yun sa'yo. Ay, hindi ko naman po siya binastos. Sinasagot ko lang naman po yung mga tinatanong niya sa'kin. Yun. At nabalitaan ko siya nga daw ang walang maisagot sa'yo. Good job, Annalyn. At least hindi ka nagpatalo sa kanya. Totoo nga po niyan. May nagtanggol po sa akin. Oh? Talaga? Sino? Si Zoe po. Si Zoe? Nakakatuwa naman. Mas kinampihan ka pa kaysa sa lola niya. Well, you know what? We may have our differences. But I like hearing that Zoe stands up for you. Sabagay. Normal naman yun. Magkapatid kayo. So, dapat lang, you should have one another's backs. Ay, nako. Malas lang nga ng pinsan ninyo na ligaw ng landas. Di ba? You know what, Annalyn? I have a favor to ask of you. Pwede bang huwag ka na makipagkita kay Justin? Because I believe she continues to do bad things behind our backs. She's worse than the mother of Moira. Kasi at least yun, kung makikipag-away, harapan. Anak, sa susunod, huwag mo nalang sagot-sagutin yung lola ni Zoe, ha? Umiwas ka nalang, ha? Ang sabihin mo, Lynette, bully siya. Kasi mga batang pinapatulan niya, eh. Subukan niyang akong kantiin niya nang makatikim siya sa akin. Masyadong mainit yung mata sa akin ni Giselle. Pati yung nangyari sa office ng dad mo, sa akin niya binibintang. Wala ka ba talagang alam dun? Ikaw lang naman yung gagawa nun eh. Dahil ikaw lang may galit kay daddy. Sinaktan ko ba? Hindi naman, di ba? Huwag mo akong pinipiloso po. Sorry na. Nagbugal ako ng galit. Akala ko di makaharating sa'yo eh. Ah, wala. Siguro better nga na wala muna tayong gawin. And you still have a case to take care of. Yeah. And ikaw, busy-busy ka sa Lola Chantal mo. Balita ako, hindi mo daw siya gusto? Why? Ayaw mo ba ng kakampi? My lola is too vocal. Alam ng lahat na ayaw niya sa mga tanyag. Kaya hindi pwedeng ma-associate ako sa kanya. Kasi masisira lahat ng mga plano ko. Nakunin ang lahat para sa akin. And yet you're with me. The black sheep of the family. Kaya nga walang pwedeng makaalam ng alliance na to. Nobody can know about it. Sige na, kumain na tayo.
Rosa. Mm. Alam nyo, hindi pa rin talaga ako convinced eh, na si Justin, ginantihan si RJ, parang may mali. Oo nga eh. Parang, kung si Annalyn pa yon maniniwala ako. Pero si Justin, kung si Justin yan, office ni Giselle ang guguluhin niya. Tama? Kasi Chang, alam nyo, galit na galit lang talaga si Ma'am Giselle kay Justin. Kaya sa tuwing may nangyayaring gulo, ang palagi na pinagbibintangan ay yung anak niya. Elinette, kung hindi si Justin, sino sa tingin mo ang pwedeng gumawa niya? Oo nga. Yung nanay ni Moira. Oo nga. Oo nga. Nakita ko ng litrato, no? Sa picture na picture lang, mukha talagang maldita. At saka, diba, nung welcome dinner, diba inaway-away niya si Annalyn? Eh, munti ka pa nga niya buhusan ng wine, diba? Baliw talaga, no? Mag-ina talaga sila ni Moira. Malamang siya ang may gawa nun. She really chose Annalyn over me. Nakakagigil. Madam, kalma ka muna. They're half-sisters eh. 50% sila related. Eh, kayo. 25% lang ng DNA niyo yung sinashare. Half-sisters. I really hate that Annalyn. Madam, maybe we should back off of Annalyn muna. Lalo na si Zoe is defending her like a little sister. So for now, I might as well turn my attention towards the woman that made Moira's blood boil. And that's Lynette, her mortal enemy. Order, mate. Good afternoon po, Mrs. Dubois. Excusez-moi. It's Madame Dubois. And I'm going to be the judge whether it's going to be a good afternoon or not. Oh, magde-deliver ka pa pala ng mga pagkain. Opo, madam. Magde-deliver po ako ng pagkain para po sa mga nurses na naka-duty po. Okay, mag-order ako. Dalhan mo ako ng pagkain sa opisina ko. Ay, sige po, madam. Ano pong gusto ninyo? Escabeche. Ang sabi nila, pagkain daw yun ng mga kabe. Cat got your tongue? Oh, hindi mo pala naiintindihan eh. Kaya ka natitigilan. Hindi ba, naging kabit ka naman noon? Madam, hindi ko po alam na may asawa po siya. So, tanga ka? Oh, okay lang kung naging tanga ka. Dahil marami naming naging tanga sa pag-ibig. Especially those na hindi nag-iisip. Madam, pwede naman po ako makipag-asaran sa inyo. Pero kung pwede po sana, i-risked na lang po natin. Kasi po, mag-deliver pa po ako ng pagkain. Excuse me. You're too serious, Lynette. I was just having fun. Patay na naman si Moira. Kaya kung magpakasal kayo ni RJ, I don't really care. What I care about is the escabeche. Kung marunong ka magluto noon, I'm willing to wait. Matagal na akong hindi nakakain noon. Merci beaucoup. Siya gusto daw niyang matikman. Ano, Lynette? Ipapagluto mo nga. Sige, sige, sige. Ipagluto mo. Lalagyan ko ng lason. Chang, ano ba kayo? Ipagluluto ko siya ng escabeche. Eh, kasi mukhang hindi siya aalis sa gatina na titikman eh.
Pagbibigyan ko na para tantanan na ako, para matapos na to. Teka. Tiyan, sandali! Saan mo kayo pumunta? Sisilipin ko lang yung impacta. Okay, ganyan ako na. Ito na. Meron akong faro. Promise, sobrang sarap ng chocolate cake nila dito, Dok. Pero ka naman salita. Baka mamaya fishbowl yun, ha? Oh, hindi. Cake nga. Wala akong tiwala sa'yo. Excuse mo, ha? What are you staring at? Hello. Bonjour. It's bonjour. Bonjour. Hinahangaan ko lang ang kutis mo. Napakaganda. Pang-artista. Are you fishing for a compliment too? I'm sorry, but I can't say the same to you. Joker ka pala! Sa bagay, joker din yung anak mo eh. Kaya lang yung mga joke niya, nakakasakit. Nakakamatay. Ikaw ang nanay ni Moira, di ba? We? And you? Ako ang nanay ni Lynette. Mag-best friends ang mga anak natin. At pinadala ka ni Lynette dahil hindi niya ako kayang harapin? Well, nasa kusina si Lynette nagluluto ng iyong escabeche. Ngayon, matanong ko lang, totoo bang Francesca? Or nagpapanggap ka lang na Frances para maging tutyal? Hindi ko alam na immigration officer ka rin pala. I don't have to validate my identity to you. Sa bagay, hindi naman ako validator. Pero kung hindi mo na itatanong, galing din ako sa malayong lugar. Sa kulungan. So you were a criminal? Huwag ka mag-alala. Nagbagong buhay na ako. Pero para sa pamilya ko, kaya kong pumatay. Okay. Babalik na ako doon. Mag-a-assist ako kay Lynette. Sa iyong escabeche. Bye-bye. Hasta la vista, baby. Sorry, can I ask you a favor? Pwede bang alamin mo kung anong bala ko dyan sa against me? I'm not a spy, okay? Can you at least do that for me? As an ally. Teka. Si Zoe yan? Sino kasama? Si Justin? Kasama niya si Justin? Justin, nag-iingat ako. Pinagdududahan ako ni Tita Giselle. Huwag kang mag-alala. We will bring them down. Zoe, Justin? Sino pangabog sa inyo? Madam, ito na po yung escabeche ninyo. Oh! Finally, I'm starving. Presentation looks good. Ay, siyempre, madam. Basta para sa inyo, special ang presentation. Oh, I hope it tastes good too. Masarap ba ito, Lynette? Oo, masarap po yan. Lahat po ng pagkain namin masarap. I'll be the judge to that. Masarap. Sabi ko na eh. Masarap eh. Masarap kung baboy ang kakain.
Sana pinaluto mo na lang ito, Seba. Kung hindi mo man pala kaya. Sorry po. Chang-chang. By the way, since I'm a member of the board, I think I'm going to talk to them about this. Kung ganyang klaseng pagkain lang naman ang isa-serve nyo, you don't have any place in Apex. You understand, right? Concerned lang ako sa health ng mga patrons ng Apex. Excuse me, but I have better things to do. Pagsakin nyo. Fine. Might as well be out with it. Si Tita Jocelyn yung pinag-uusapan namin. Hindi naman sekreto na may galit si Jocelyn sa mommy niya. Hindi. Ang narinig ko, sabi ni Justin, we will bring them down. So hindi lang si Tita Jocelyn. Sino pa babagsakin nyo? Okay, fine. I was referring to my mother's legal team. Yun lang. At tinutulungan mo siya, Zoe? She asked help from me kasi alam niyang ayaw sa akin ni Tita Jocelyn. Look, Annalyn, we both hate my mom. Obvious naman yun. Kaya siguro naging close kami ni Zoe. Kasi pareho kaming galit sa nanay ko. Kaya ikaw, Zoe, mag-iingat ka. Kasi kapag hindi ka nakatingin, she will stab you in the back. Eh, teka, naintindihan ko yun, ha? Hindi traitor si Annalyn. Baka ikaw! Whatever. Una na rin ako. Zoe, sandali. Nakausap ko si Tito Giselle. Masaya siya na okay na tayo, na pinagtanggol mo pa ako sa lola mo. Kaya hindi siya galit sa'yo, Zoe. Ay, naku, Annalyn. May aaminin ako sa'yo. Alam mo ba, sinabi ko lang yun para tigilan ako ni Justin. She's been stalking me. Ang sabi niya, mag-form daw kami ng alliance kasi parehas daw kami galit sa mga tanyag. Eh, hello, yun man totoo yun eh. Kaya, ayun, sinabi ko na lang para tigilan niya na ako. Basta huwag ka magpapagamit sa kanya, ah. Ba't talaga yung galit niya sa pamilya natin, eh? Ano ba tingin nga ni Tita Giselle, siya yung may pakanaan ng photo link ko sa OR. Saka yung pag-vandalize doon sa clinic ni tatay. Oh my God! Grabe naman yung si Justin. Sige, iwasan ko na siya. Alam mo ikaw, iwasan mo din yung lola ko, ah. Medyo mainit yung dugo niya sa'yo, eh. Anataan naman, eh. Thank you ulit, Zoe, ha? Wala yun. Alam mo, bakit hindi tayo mag-shopping bukas? Off naman natin, eh. Shopping? Sama ko! Ay, hindi. Girls Day out yun. Sister bonding. Ano, game ka? Sister bonding? Oo. Oo, game! Ah, sige, tawagan na lang tayo, ha? Sige, Zoe. See ya! Shopping. Sama ako, Dok. Wala akong gagawin bukas. Girls' Day out nga, di ba? Sige na, kitagabit-bit lang. O bakit? Sister ka ba? Sister's bonding nga, di ba? Sa'yo, kay Gisali. Dok, sige na. Talaga? Pati po kayo, inaway po ng lola ni Zoe? Nakakaloka, di ba? Tapos alam mo sabi, hindi daw masarap ang luto ng nanay mo. Po! Hindi totoo yun, ah. Sarap-sarap ng luto ni Nani. Anak, huwag mo nalang pansinin yun. Alam mo, wala lang talaga siyang magawa sa buhay niya. Yun lang yun. Lynette, hindi totoo yan. Mayaman siya, marami siyang pwedeng gawin sa buhay niya, pero mas pinili niya pumunta rito para laitin ka. Kaya nga, Nay, tayo na nga po itong nananahimik, tas lalaitin ka po niya.
mo nalang isipin yun, ha? Ang importante, eh, wala naman nasaktan sa amin ng lola mo. Kahit nanay, iniinsulto ka po niya. Hayaan mo na, anak. Huwag na isipin yun. So before we adjourn, does anyone have any more concerns that you would like to discuss? Well, I know I'm new here, but I would like to discuss our concession that we awarded to Miss Santos in the cafeteria. Mrs. Dubois, what is your concern regarding our concession with Miss Santos? Well, my dear, I want them out of Apex. That's out of the question. And why is that, Dr. Tanyag? Nagsumbong na ba ang babaeng ipinalit mo sa anak ko? Hindi ko kailangan makausap si Lynette para sabihin sa'yo na hindi pwede yung gusto mong mangyari. Bakit hindi? Is it because she is your mistress? Mrs. Dubois, hindi po maaaring sundin ang gusto ninyo. Bukod sa impertinente ang mga pinagsasabi ninyo, if you did your assignment at nag-research kayo tungkol sa mga kontrata ng Apex, malalaman at malalaman ninyo na meron kaming kontrata kay Miss Santos. At pwede tayong madimanda kapag ginawa natin yon kay Miss Santos. But I tasted her food. Sacrebleu! Nakakasuka. Nagkakayang iserve sa mga patients at patrons natin. Come on, Mrs. Dubois. Kung makakahanap kayo ng 500 tao na magsasabi ng sinasabi nyo na hindi masarap, walang kwenta ang pagkain ni Miss Santos sa cafeteria, pues, pakikinggan ng board ang concern ninyo. Kaya ba? 500 people? Ha! Hindi, di ba? Kasi sinasabi nyo lang yan dahil galit kayo kay Miss Santos. Mrs. Dubois, parte kayo ng Apex bilang isang shareholder. Pero hindi ibig sabihin na pwede ninyong gawin ang gusto ninyong gawin. Mapapahiya ang hospital. Dahil sa inyo. Alright. Are there any more concerns? Having none, this meeting is adjourned. Went shopping, I invited myself. You can buy anything you want. Sasama ako sa'yo, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Kailangan kasama si Annalyn. Doc Annalyn, may sunog! Lubas ka na dyan! Bilis! Doc Annalyn! May sunog! Tignan mo, may picture si Annalyn kasama si Zoe. Opo, tiyang, alam ko po yan. Ipinaalam na po yan sa akin ni Annalyn. Magsa-shopping po sa Zoe. Wala akong tuwala kay Zoe, ah.